12 seconds later. The more you hate, the more you love. Ito ay ang kwento ng pag-ibig ni Marco at Vivian. 2017 nang magkakilala ang dalawa. Parehong nasa grade 11 nang magka-crush si Marco at Vivian. So, nung una kayong magkita, ano ang reaction mo sa kanya? At ikaw, reaction mo sa kanya? Napangita. Diretso ko magsulita. Totoo nga. Oh, wala ko po siya nalala. Ni sa isip mo, hindi mo na panaginipan na magiging kayo. Hindi po. Ikaw naman, nung makita mo siya. Napakaganda niya po. Tapos, yun nga, hindi ka rin po kuha sa isip ko na magiging kami. Na aamin siya sa akin. Sa pakakang to. Doon pa lang, bumagay itong si Vivian. Aminadong mas tumitingin sa itsura ng tao. Itong si Marco naman, bata pa lang. Sanay na daw siya sa bumubuli at nanlalait sa kanya. Kaya naman ang pamimintas sa kanya ng dalaga. Wala na daw epekto sa kanya. Paano ginagawa? Kasama ko palagi yung mga kaibigan ko. Tapos, pag nakikita po namin to, noong grade 11 po, nilalait po nila ako, sabi, uy, boyfriend mo, boyfriend. Sabi ko, yuk, pangit, palim mo yung mga ganun po. At ikaw, okay lang sa'yo yun? Opo, natutuwa naman po kasi kung maraming natatawa na ginagawa ko. Mga klasiko po, sila rin. So, hindi ka nasasaktan sa mga panlalait ni Vivian dati? Hindi naman po kasi nasanay na rin po ako mula pagkabata. Lagi naman mo nalalait. Parang naano na po yun. Nasanay na ako sa mga sasabi mo. Pangatlo sa apat na magkakapatid si Marco. At kahit siya, aminado na hindi daw niya kamukha. Apat na niya. Kaya sabihin mo ako, maglalabas po ako ng bahay, nagkakipaglaro. Tiyatago, hindi na si Negro, hindi na si Ita. Sinisunog, mga ganyan po. Paano mo tinanggap yun? Ano ang reaction mo nung bata ka? Siyempre po, pag ano, pag makikipaglaro, sa rin nila akong ganun. Nawawalan na rin po ako ng ganun makikipaglaro. So, uwi na lang po ako sa bahay na umiiyak. Tapos sasabihin ko po sa nanay ko, nasar na naman nila ako, ganyan-ganyan. So, yun po. Tapos sasabihin naman nanay ko, huwag po na pakinggan. Kasi hindi naman daw po totoo. Hanggang sa naging malapit na sa isa't isa, napapadalas ang pagpasok nila sa school nang magkasabay, pati na sa pag-uwi. Ang dalawa, hindi na nga mapaghiwalay. Anong nakita mo sa kanya? Ikaw pa mismo ang lumapit. Nakita ko po sa kanya na sobrang palakaibigan niya. Tapos sobrang bait niya po. Nakakatawa po siya kasama si Joker po. At ikaw talaga lumigaw? Ako po. Ako po yung nag-first move. Kasi parang wala pong nakitang interest na pinapakita sa akin. Ang bully at ang binubully, nagkaligawan. Paano ka naman nanligaw? Sinasamahan ko po siya lagi. Gusto siya magpunta. Pinapakita ko po sa kanya na masaya ako pagkasama siya. Punong umamin siya, ayoko po kasi baka mamaya umasa na naman po ako na gano'n. Saktan na naman po ako kaya umiwas po ako sa kanila. Kasi baka po tagtitripan lang nila ako. At nang umamin na si Vivian, ito naman si Marco. Natakot at umiwas sa dalaga. Kung noon laging magkasama, aba, nangulila daw itong si Vivian. O pero, totoo pala. Habang tumatagal naman po, nakikita ko naman po na totoo siya sa akin. At ngayon, after one year, going strong, ang sinasabi ng marami na hindi daw bagay ang itsura. Uy, holding hands pa sila. Ano ang masasabi ninyo ngayon sa lahat ng mga nagbabash sa inyo na inaalipusta ang inyong wala lang pagkakaiba ng itsura? Pero sa tingin sila, hindi daw kayo bagay. Anong masasabi mo sa kanila, Vivian? Siguro po yung manahimik pa lang po sila. Kasi yung mga sinasabi po nila kay Marco at sa amin, hindi po nakakatulong. Ikaw naman, Marco. Kung ayaw po nila maniwala sa amin, okay lang naman po yun. Wala naman po kaso sa amin yun. Kaso nga lang po, sana bukas-bukasan po nila yung pakikipasok dun sa buhay namin. Kasi po, may buhay naman po sila. Kung ano po yung napag-desisyon namin dalawa, sana po, galang na lang po. Para kay Vivian, si Marco ang nagpabago ng pananaw niya pagdating sa pag-ibig. Habang si Marco naman, thankful kay Vivian dahil ito ang nagiging lakas niya ngayon. Ano ang definition of love? Sa love, wala naman pong pinipiling tao yan sa itsura or sa estado ng buhay. Kung mahal mo po yung isang tao, mamahalin ka po niya at mamahalin mo rin naman po siya.
Thank you.